Manila ang Maynila ang nagdiriwang ng kapisahan ng itim na Nazareno dahil kahit ang Davao City may aktibidad din ngayon para dito. Ang update doon sa sentro ng balita ni Jason Amisola ng PTV Davao. Jason? Yes, Naomi, naging matagumpay ang isinagawang traslasyon dito sa Davao City na sinimulang gawin alas 4 ng madaling araw. Alas 6 ng umaga sa Enero 9, dumating na sa Black Nazarene Chapel sa New Lanzona Village, Matina, Davao City, ang imahen ng Black Nazarene. Naging matiwasay ang pila ng mga deboto para masaksihan, mahawakan at mahalikan ang nasabing imahen. Kanya-kanya rin ang mga deboto sa pagdala ng mga panyo na kakulay ng suot ng Nazareno para kanilang ipinahid sa nasabing imahen sa paniniwalang gagaling sila sa kanilang mga sakit. Alas 4 ng madaling araw, nagsimula ang prosesyon na dinaluhan ng nasa 200 na mga deboto. Isa na rito ang mag-asawang Habana na ilang dekada ng deboto na nagsimula nang sila'y tumira pa sa gilid ng Quiapo Church. Dahil tumatanda na rin tayo, sana maging good health na rin sa nga. No? Tapos yung halimbawa, mayroon kaming grasyang dumating, maluwag namin natatanggapin talaga yun. Dala naman ng ibang mga deboto ang kanilang mga replika ng itim na Nazareno para mabasbasan. Isang misa naman ang sinagawa alas 7 ng umaga. Alas 8 ng umaga, umarangkada ang prosesyon sa Tigato, Davao City. Ang imahen sa itim na Nazareno, isinakay sa karo at tinulungang hilahin ng mga volunteers at deboto. Mula San Alfonso Maria de Liguri Parish sa Mandug, 3 kilometro ang kanilang lalakarin papuntang Our Lady of Peña Francia Chapel sa Tigato, Davao City. Isa sa mga sumali ang 8 taon ng deboto ng Nazareno na si June. Isa siya sa mga voluntaryong nagpresenta sa sarili na hihila sa nasabing karo. Pinapil na ko ang mga sakripisyo ni Jesus, iyang mga gibuhat nga pagsalba sa itong mga sala. Dasal ni June ngayong taon. Nangay lang may ka ng blessings, peace of mind, o ka ng maayong panlawas. Pasado alas 9 ng umaga, dumating ang imahen sa kapilya. Isang banal na misa naman ang isinagawa na pinangunahan ni Archbishop Romulo Valles na siyang nagpaalala na ang imahen ay isang representasyon lamang at dapat mas paigtingin ang pananalig sa poong may kapal. Naomi, aabot sa 1,000 mga deboto ang dumalo sa magkakaibang kapistahan ng Black Nazarene dito sa Davao City. Wala namang naitalang nahimatay matapos mangyari ang nasabing aktibidad. Yan na muna ang latest mula rito sa Davao City. Jason Amisola para sa Bayan.